Good morning, guys! Medyo maaga kami today kasi kailangan i-prep yung sasakyan dahil... Here tomorrow doon sa wedding location and first time ko actually makakapunta doon. Wait lang, nag-check lang ako ng mga dala ko. Alcohol, hair tie, tapos syempre wallet, and lip tint, candy, and sunglasses. So pag nagtatanong ko ano yung ginagamit ko, these are Gentle Monster na, ano tawag dito? Shades. Sunglasses. Ayan. Pero magkaiba to and these are both gifted to me. Ayan yung dalawa ko na ginagamit. Itong square-ish, the style is her. Ayan. Ito ata talaga yung ginamit ni Yun Seri. Tapos, nandito kasi nakalagay sa may arm yung kanyang style name. And then, the other one is in Scarlet. Itong Scarlet naman galing kay Ate Amy of Love Lux Bags. Nagagamit ko na ito ngayon kasi medyo nakakalabas-labas na. Yung isa, ganyan yung itsura niya. Yung isa naman ay ganito. So, depende kung anong bet ninyo, pero gustuhan ko itong mga to dahil hindi naman kasi ako katangusan. Sakto lang yung ilong ko, mga sis. And itong mga to ay dumidikit siya doon. Hindi siya bumabagsak. Yun yung gusto ko sa kanya. Actually, meron din akong parang kamukha nitong isa na to. LV glasses ko naman yun. Pero ito yung laging nandito sa bag ko na dinadala ko. Si Jelly, mas gusto niya itong. Jelly, mas gusto mo ito, no? Itong pabilog kesa doon sa isa. Talaga ba? Anyway, yan. Nandiyan lang siya sa loob. Kasi pag di ko nilalagay, wala na, hindi ko na nagagamit. Pero dahil si tita ay malabo ang mata, yun talaga yung nagagamit. Let's go! Miko lang kumuha ng mask and si Harvey and si Miko, didiretso na sila doon dahil yung Subaru may kailangan ting ipaayos doon. Tapos itong kotse, ipapaayos namin yung tint dahil ang hirap pag ako'y nagdadrive. Pag naka-stop light, nakatingin talaga yung mga tao dahil clear talaga, hindi pa namin na ipapaayos. Mag-iisang tao na siya, ngayon lang namin gagawin. Mag-mask lang tayo, si Dodi okay na siya. Hirap pag mas na may camera. Kasi ano yung nangyari kay Dodi, natakot na siya na bumaba. So, dito na siya na wi-wi-wi. Hindi naman siya ganun. Pero finally ngayon nagsasabi na ulit siya. Pakunti-kunti pala. Ititrain na ulit namin ni Jello. Kasi hindi naman talaga namin siya trinain doon sa labas. Para mas gusto niya lang sa labas. Pero since nagka-trauma nga, dito siya nag-go sa loob. Sa loob ng CR, kaya laging bukas yung CR namin dyan. Dyan siya nagpo-poops. Yung wi-wi naman dun sa may mga pat. Pero yon ngayon nga, nagsasabi na siya ulit. And thank you, responsible. And of course, Mr. Post, kasi sila naman talaga yung nagbigay sa amin. These are compostable na poop bag. And usually kasi gumagamit kami ng regular na poop bag lang. Pero at least ito, since marami tayong ginagamit na plastic, mas maganda yung ganyan na biodegradable. Ang ganda ng gupit ni Dodi dahil bagong ano yan eh. Bagong groom. Tingnan niya yung puwet. Diba halatang bagong ano. Umaalis kami, dala namin lagi yung kanya school bag. Pero poop bag niya talaga yan. Wee-wee, poop bag. Eh wait lang, bakit naka ganito pa ako? Papala, susi papala. Wee! Go! Madali si Dodi eh. Also kasi guys, yung tint, syempre nalilesin niya yung init. And pag pumapasok ka dun sa kotse, mainit talaga dahil clear lang yung tint. And syempre, privacy din siya. May na-recommend si Nakambal. Ito lang pala yung suot ko today. Dito na nag-outfit sa loob ng ano, ng elevator. Kasama to dun sa naihol ko. Hindi ko pa na-upload ata. Yung ano, recommendation. Thank you po. Ito siya sa tabi ko. Gusto niya dun sa my floor kasi malamig, nakatutok yung aircon. Dodi, wait. Kumuna. Let's go, Dodi! Hindi kaya. Hindi kaya. Carl, ayun. Pak, sakto. Itong gusto niya dyan kasi yung ulo niya, pinatapat niya dun sa aircon doon. Kasi binili namin siya ng yung parang sa likod na may bag na nakaganon. Malaki ya, buong likod kanya. Mas gusto niya dyan. Jeanette. Sabi ko, nasa shade pa to, pero pag pumapasok ka sa kanya, mainit. At least pag may tint, sabi nila, malaking tulong daw yun sa heat na natatanggal. Nakabukas na talaga yun, automatic na yun. Ah, nag-reset siya. Hanap lang namin kung saan, di naman kami super familiar.
kain. Sina Harvey ay nandito na. Ayun, trekker. Ayun, trekker. Yun, oh, may kulay pula doon. Dito na kami, pero hintayin namin sina Kambal. Tapos si Dodie nandun na sa kabila kina Harvey. Ewan ko lang kung saan kami kakain kasi hindi kami ganun ka-familiar dito nga sa lugar na to. Napapapunta lang ako rito pag may meeting o ba, may mga kaibigan na familiar sa lugar. Kamay mo, ipasok yung kamay mo dyan. Ako na lang po. Ikaw, Jello, ikaw. Dalawang kamay. Saan to ba? Ito, dalawa. Oo nga, nainit dito, dito wala. Dahil try mo dito sa may film na to? Oh. Po, dito? Opo. Tapos ililipat ka pa. Oo nga, no. So it makes a difference, di ba? Ngayon yung isa kasi, pinacompare ko kasi siyempre baka magwood ko. Ba't ganun yung price? Opo. Ito mo naman heat rejection. Ito, heat rejection niya is 42. Okay po. Kanina is 98. Ito po, tama. Ayan. 97. Apa. Yan, nalang yung slide po. Hindi, ano yan. Yun ang gusto mong privacy kasi. Ayaw ni Jelly, pero yung gusto ko. Manibago ka. Black na black. Sa gilid, tapos ito, light sa harapan. Ito, ito yun. Nalagay na siya. Maganda siya, para siyang may mirror finish. Tapos nilagyan nila sa loob ng parang. Ganyan na rin kaya ating harapan, huwag na. Huwag masyadong madilim. Yung mata ko, di ba may salamin ako. Ang gagawin kasi is lighter dito, tapos dark sa lahat ng gilid. Kasi yung mata ko yung problema eh. Ayan, para maka-cover lahat. Dito kami sa may likod, kasi kanina yung nakita natin, sa may harapan doon sa may street, pwede palang, o sa may parking sa likod, doon gagawin. Si Sir Rino yun. Tapos pag vehicle, parang may nakalagay na, may nakasulat na vehicle, ayan, somewhere there, kasi may makita. Pasok na kami sa loob. Pwede naman kayo maghintay kasi may aircon naman doon sa loob habang ginagawa yung sa sasakyan. Dito tayo, may aircon. Dito kami sa office na Bendy, nandito na yung Kambal. May binigay sila sa amin. Anong tawag dito? Anting-anting lang talaga. Natawanan ako ni Aiden. Mga Chinese na ito, hindi nila alam kung ano, paano gamitin. Pero for protection, ano laman yan, Jelloy? Ito, ito yung ilalagay sa bag. Ah, okay. Tapos, yung iba. Dadasalan niyo yung incense. Oh, may time ba kung kailan kailangan gamitin? Hindi pala nagkakanin itong kasabay na tapos nang gawin. Hindi naman pala siya madilim na madilim. Ito lang kasing gilid yung pinaitima namin ng husto. Tapos ito yung nilagay. And in fair, nakababad to sa araw. Usually, ramdam na ramdam ko yung init. Pagkapapasok ako ng ganito sa loob, usually sobrang init ramdam nito. Na ramdam. Oo, ramdam na ramdam mo. Lalo na sa upuan, hindi ka makakaupo. Ang galing, in fair. Tsaka hindi siya madilim ha. I mean, madilim siya sa labas. Hindi pero ano? Bawal talaga. Both sides. Okay, sige, sige. Ngayon, buti pinaalala ni Benedict. Hindi ko na matandaan kasi yung dati, bawal buksan yung mga bintana for now. Ayan, gumora na kami kasi umuulan na din. Nandiyan sina Kambal na sa harapan, tapos yung sa tabi nila sina. Kaya lang, sobrang dilim ng kalangitan. Ano kayong gagawin namin? Wala na kaming gagawin today. Pasensya na kayo, hindi na ako nakapag-vlog pa uwi. Kaya nga lang, may tumatawag sa akin. Wait lang. Nawala bigla yung tumawag. Anyway, kung nagpapatint kayo, gusto nyong magpatint, lalagay ko na lang yung details ni Sir Rino sa baba. And yung nilagay namin, para lang alam niyo, it's VK10 here and then VK70 o almost clear dito sa harapan. Pero may shade pa din. Again guys, kahit anong tint ang ipalagay ninyo sa VK do sa V-Cool, it has the same heat rejection. Kaya lang, ang pinagkaiba lang nun ay yung shade sa privacy. Yung dito sa gilid namin, as in, pagka nag-stop kayo, pag tinignan kayo ng nasa gilid nyo na sasakyan, hindi kayo makikita agad-agad, as in madilim. Pero, heat rejection wise, para hindi uminit mabilis yung sasakyan, sakyan, yung lalo na kung may leather kayo na seats, walang effect yan kung alin ang pipiliin nyo doon. And V-Cool right now is yung pinaka-okay na tint na pwedeng ilagay para hindi nga mabilis uminit yung loob ng sasakyan. Ito na yung pinaka-okay na option and yun yung pinili namin since isang beses lang naman magpapalagay, hindi naman laging may ganito. Mabait siya sa Reno, kung meron kayong mga gustong itanong, i-message nyo lang siya doon sa ilalagay namin ng info. And thank you kay Nakambal kasi sinadjust ni Nakambal ito, doon din sila nagpapatint. Tsaka hindi lang sila nagtitint, pero mga iba pang mga service na ginagawa sila. Yan. Meron pa nga siyang parang patag na ganito na nakalagay, V-Cool. Tapos guys, ang balak namin is kaming apat. Tapos si Dodie, uwi nila sa HQ para hindi siya mag-isa bukas sa taas. Popos! Popos! Miko, iwan na lang natin to sa HQ bukas. Iuwi nyo ngayon si Dodie. Kasi nakakaawa kung mag-isa siya dito bukas. Eh. Yun mahirap pagka, alam niyo, may kasama kang na aso. Totos!
Wala na. Yan na. Ay, hindi ko pala natawagan. Wala na kaming gagawin today. Katulad niya, pag pinag-vlog ako na ganyan, wala naman na talaga kaming super, alam niyo yun, buong day may ginagawa. Kaya, hindi ko na alam kung anong ilalagay ko sa loob ng vlog sa totoo lang. Pero gusto ko mag-order ng milk tea. Labas na dod. Nakatulog lang kami kasi syempre wala namang palang dumaan habang nabayot. Pero nakatulog na kami. Hindi naman tulog, idlip. Kasi Miko nag-edit ng saglit. Kasi para bukas wala siyang gagawin. Pakita ko lang sa inyo yung bigay ni Nakambal. Kasi sakto dahil yung patintan, yung security office nila, yung business nila Kambal ay nandun sa harapan. Actually hindi ni Nakambal, na asawa ni Kambal. Iba pa yung business ni Nakambal. Sakto may padala sa amin si Mami Carmen. Hello Mami Carmen and Tito. Ayan, parents ni Nakambal. Nalabas na yung akin. Pero shoutout sa'yo, Mami Carmen. Alam ko ikaw ang nag-prepare nito. Ang tawag daw dito ay anting-anting. Di rin daw niya alam yung tawag in Chinese. But it's a parang pouch, drawstring pouch. Ganyan siya. Wait lang, close up natin. Ganyan siya na nilalagay sa loob ng bag. And you bring this in every bag na dadalahin mo. Hindi naman in every bag na dadalahin mo. Whichever bag ang dadalahin mo. So kung ito ang dadalahin ko, lagay ko siya rito. Kung magpapalit ako ng bag, palit ulit ako ng... Hindi pala. Hindi naman pagsalita. Lalagay ko ito doon sa loob ng bag. So, nilagyan lang ng palatandaan ni Nakambal. Nilagyan letter A yung akin. Ayan. Tapos kay Jelloy is letter G. Kasi meron din si Jelloy dito. Pero, hindi ano? Nakakalculate na lang yung pangalan. Yes. So, yung laman nito depende sa pangalan mo, birthday mo, ganyan. And the bless na ito sa temple. Tapos, hindi mo na siya pwedeng i-open since it is already blessed. Pero kung gusto nyo na sneak peek, bago ito isarado, pinicture ni Nakambal kung anong magiging laman sa loob. Again, depende sa zodiac mo. So, hindi siya pare-pareho. Iba yung akin, iba yung laman nung kay Jelloy. Maglalagay na lang ako ng picture dito kung anong laman sa loob. Hindi ko rin alam kung ano, pero for protection daw ito. And ayan, ilalagay ko siya sa aking bag because ito ang aking lately na ginagamit na bag. Along with this, meron din silang binigay na insenso and ito. Hindi ko alam, hindi ako marunong magbasa ng Chinese, guys. And anyway, ito pwede na daw siyang itapon. Pero itong insenso na to, magdadasal ka sa kanya and tatlong piraso ng insenso. Ganyan yung itsura niya. And ayun, so pareho naman ng laman yung amin kay Jelloy. Labas ko lang to. Tapos yung kay Jelloy, ilalabas ko na din yung insenso ng kanya. Kaso, baka maghalo kami. So, dito yung akin and dito sa kabila yung kay Jelloy. Yun lang naman, pinakita ko lang sa inyo. Other than that, meron din kaming isa pang insenso na bigay sa amin ng ninong and dinang namin na isisindihan daw namin. Also, for protection. Nabahala kasi sila dahil parang sunod-sunod yung nangyayari sa amin kay Dodi, tas yung sa akin, doon sa musta. Ito yung aming pinakalagayan ng insenso. Kailangan daw kasi sa kahit na ano na parang lagayan tapos merong laman na bigas. So, dalawang araw na kami na nagaganyan and yung parang ginagamit namin is ito, bigay lang din sa amin. Mas mahaba siya na insenso. Ang amoy nito is sandalwood. So, maya-maya, magaganyan ako. Samahan nyo ako na mag-insenso. Sindi lang ako, tas ikot ako. Pero ngayon, ayun na, si Jelly kumakain na siya dun. Kakain na muna kami. Alam nyo ba, dumating na yung aming bill ng kuryente and ang bill namin is ito na, sure na to kasi pangalawang beses na namin to na bill. And, no, Jelly, sure na to. Ito na yung range, no? Tapakin na naman ang inorder namin. Hindi na kami nag-YouTube ngayon. Bukas hindi naman kami maaga, so okay na okay yung schedule. Wait lang, ano sinasabi ko? Yung kuryente namin, ito na yung bill. Pero bukod dito, dalawang piraso ng papel yung na-receive namin. I think ito, and then, may isa pa eh. Curious kayo kung magkano ang bill namin ng kuryente. Itong bill na isa is talagang bill namin and then the other one is parang installment. Bakit nga ba naka-installment to Jelo? Hindi, ginagawa ata ni Miracle lang ganyan. For pandemic? Oo. Pero binayaran na natin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayad na lahat yan, babe. Ay, wait lang. So, pagdating kasi namin dito, may babayaran kami na 4,000 kasi alanganin yung pagdating namin dito. Yung 4,000 na yun, yun yung time talaga ng lockdown, ng ECQ. So, yun din divide by 6. Pero yung 4K na yun, dinayaran na namin. Ang susunod namin na bill is, pagdating 13K, yun pala, 13K minus 4K, tama ba, Jelloy, no? Mm-hmm. Minus 4K kasi nabayaran namin yung unang 4K. So, 9K ang aming bill, right? Hindi ko nga alam kung ano yung mga nabayaran 9K, na diba? Natin. Ito naman ngayon, nakalagay sa
17,000. Minus 9K yung bill namin. Late kasi silang magpadala ng ganito. So, ang bill namin is 8,200. So, nagre-range siya ng mga 8,000 to 9,000 pesos ang bill namin dito. Yung tubig talaga ang napakagulo, sa totoo lang. Hindi ko alam talaga kung ano yung magkano yung babayaran sa tubig dahil wala naman dumadating na bill na. Ito talaga yung bill namin ganyan. Parang yung dumating na isa is ang tagal na. So, feeling ko alam ka ng babayaran namin ng tubig dahil hindi dumadating yung complete na, diba, Deloitte? Complete na bill. Ang nagahand kasi sa amin ng bill is yung admin dito sa building. Wala po is tapaking and pinakbit. So, hindi pa nga ako super gutom kasi nakalimutan na i-vlog kanina. Umorder kami ng Frank milk tea and takoyaki. Yung takoyaki na may octopus. Favorite ko yung combo na yun. Di ko na na-i-vlog, nakain ko na. Bago ko tumulog. O umidlip. Ano ka i-vlog ko yun kanina? Kunting-kunti lang. Alos wala nga. Bukas yun nga. Lagpas 12 kami. So wala palang kutsara tinidor dito. So hindi na super maagang magising. Ang mangyayari kasi nun is saan ba nakuha, babe? Ah, saan ba ito? Dawa naman yung bakit ang kutsara. Ano kasi, alas 2 dun kami magkikita kasi ang i-observe namin is 2 hanggang sunset dahil yun yung parang inaabangan namin na prospect time ng wedding. Again, this will be a civil wedding and yun nga, may isa pa kami na dilemma. We are not sure if ipupush namin ng September 22 or ipupush back namin ng November kasi yung ibang guest ay may COVID. Hindi namin alam. Basta mga season yung mapakagulo dahil syempre magulo din naman ang ating condition ngayon. Oo, isa pa yon yung allowed persons, yun din na nagpo-push back sa amin. Allowed number of persons pala. So, kung masyadong konti, hindi namin ipo-push. Sayang naman, di ba? Pero hindi naman din namin goal na sobrang marami. Yung gusto namin is parang 30 persons. Yun na yun, max na yun, mga CZ. Wait lang, kunin ko yung suka ni Jukes. Kain naman na kami. Dodi? Tensyo, talagang nakasubaybay na. Malakas na uli yan kasi nag-aabot na siya ng food. Kasi numahina siya, hindi siya kumakahuli. Grabe, kailangan ko lang maliguan. Hindi ko niliguan yung aking hair kanina. Pero kumuha ko ng lighter kasi magsisindi na ako ng incense. So baka makalimutan ko yung pag-i-incense. So today, pakita ko sa inyo. So, ganyan lang talaga siya. Kuha ka lang ng insenso. Ang matatandaan ko, parang dalawa lang yung pinagagawa sa amin. Pero may nagko-comment na dapat daw add numbers or either 1, 3, or 5. So, ganyan lang natin hindi dahil ako magsisindi. Pero siguro ako yun lang siguro kung tag-isa kami ni Jelly. Kasi nagko-computer siya doon. So, hindi natin siya maaasa. And sisindihan ko na siya. Alam nyo, ito yung amoy nung pamaypay na kahoy. Alam nyo yun, yung sandalwood yung amoy. Yun yung nabavibes ko sa kanya. Iikot natin ito sa bahay. Babanguan ako sa kanya. Iwan ko. Si Jeloy, okay lang daw. Sakto lang daw siya. Tapos balik ko lang ito. And ikot natin. Parang ikot nyo lang talaga siya legit sa buong bahay. Wala naman na kayong kailangan gawin na kaibang ritual. And then, siguro, bukas ko na lang gagawin yung incense. Hindi, gagawin ko na para baka kailangan yung incense nung parang red na pouch yung gamitin para umipay. Kaya I do not know. Iikot na natin ito, mga sisi. So, dito na ako magsa-start since nandito na rin lang yung ating pwesto. So, ginagawa ko sa may mga open spaces. Tapos, ayan, dito sa akin ng crystals. Kasi, di ba, yung iba talagang ginagamit siya for DNC. Ginagawa daw to, not really to shoo away kung anong mga merong entities dun sa lugar, but to appease them. Ibig sabihin, hindi mo siya totally papalayasin, hindi mo rin naman siya i-invite, but to make peace with them. Hindi ko alam. Basta appease o parang para makasundo mo sila, parang something like that. Hindi ko entirely sure. But that's a word that I was able to search for. Wait lang, ikot natin. Sama kayo sa ating pag-i-insenso. Yan. As in lahat ng sulok, miski pantry, medyo madilim nga lang dito dahil walang jilaw. Super lahat ng sulok. Minsan pag may nakatagong sulok, sinusuksok ko yung incense sticks like dito sa, dito sa may ating Dyson. Yan. Mabigat lang yung camera. Hindi mo siya mahawakan ng husto. Pero, baba ko na muna tong camera. Iikot ko lang muna ito. And back, mga sis. Meron pang natira na ganyan. Mahaba pa. Mahaba kasi talaga siya. So, ngayon, ang gagawin ko dito is, wait lang, dyan muna kayo ah. Itutuso ko lang siya dito. Hindi ko na rin tinatanggal yung mga ibang sticks na nandito. Meron ng apat na nakatusok dyan. So, lagay ko lang siya dyan. Hindi ko alam ko anong symbolism na dapat bigas. Baka doon lang talaga siya tinutusok para, I mean, hindi siya matumba o para hindi pa siya lumala pa yung apoy o puti apoy dyan. I did not know. Sinabi lang sa akin ng mga ninong and ninong. Maganda rin daw yung
mag-incense. Wala naman daw mawawala and go. Actually, ayan. Ngayon, sisindihan ko na rin tong incense na to. And you will ask for protection daw. Lock and protection. So, mas maliit naman siya. So, mas mabilis to na mauubos. Siguro tutusok ko na lang din dun sa ano pinagtusukan ko ng insenso para sa bahay. Si Jelly, ayan, nag-aano na din siya. Mag-i-insenso na din siya. So, ito yung akin. Just ask for protection daw and luck. Ayan. Dodi, nandito talaga siya sa baba. As in, literal na, nandito siya sa dinadaanan. Ayan, o. Oh. Diba? Ikaw talaga yung mag-a-adjust. Ganyan talaga yung mga pangyayari dito. Sa akin naman, wala namang masama magalito. Kasi pag nagdadasal ka, ang dinadasal mo naman isang Diyos lang. So, parang mas ina-affirm mo lang yung mga desire sa sarili. Now, ako ay maliligo. Tapos, mag-check ako ng vlog. And then, tutulog na ako para bukas. May energy ako. Pero guys, maraming salamat sa panonood. Bukas, dadali namin kayo doon sa wedding location. And excited na ako. First time ko makakarating doon. Sabay-sabay lang tayong unang beses makikita yon. So, maraming salamat sa panonood. And see you on our next videos. Bye-bye!